Hi, this is GKTV Network. Please like, subscribe, and comment in the comment box below. Also, push that notification button for future updates. Thank you! Magandang araw sa inyong lahat. This is Rosella Reagan para sa Usapang Singing at Pangkabuhayan. This is our very first episode ng show na to. And I'm so excited kasi ang ating guest ngayon ay isang master artist from Cebu. Ladies and gentlemen, Mr. Celso Pepito. Hi, Sir Celso! Magandang araw po. Hello, ma'am. Magandang araw sa inyo. Good day. Salamat po dito. Oh, sir, ikaw ang una namin. Pinakaunang guest sa episode na to. At maraming salamat po at pinaunlakan mo ang aming invitasyon. Kasi sabi ko nga, kung meron akong pinakaunang i-invite sa episode na to, ikaw po yung nasa top of the mind ko. So, salamat po. Wow, it's an honor to be here. Ha? Salamat naman sa ano sa ginawa mo. Sir, umpisa, magtatanong na ako kaagad. Kasi gusto namin mas makilala ka. Pwede mo po ba kaming kwentuhan tungkol sa iyong story about yung background mo, yung history mo, yung inspiration mo, paano ka naging artist at kailan? Kailan ka nag-umpisa maging artist? Yeah, actually, yung sa akin, hindi yung karaniwang mga artist na nag-aral, bago nag-aral, may ano na sila, may talent about sa art, may skill na sila. Ako nung nainganyo na ako sa ma'am, yung sa advisor ko sa high school. Kasi nung nag-graduate kami sa high school, ako yung nautosang mag-design sa stage namin. So, dahil doon, binigyan ako ng award na Artist of the Year. Pero actually, wala akong alam-alam tungkol sa painting. So, ang alam ko lang yung paggawa ng mga letterings, pero in terms of painting, talagang zero, as in zero yung talent ko sa painting. Doon ako natututong mag-paint. Yung sa first day ko talaga sa pagpasok ko sa UP Cebu. Oh, so graduate ka po ba? Pumasok ka po ba ng Fine Arts sa UP Cebu? Yes, nag-start ako sa UP Cebu 1977. Tapos graduate ako ng 1981. Oh, mukhang batang-bata ka pa, sir, ah. Batang isip ko. And then ever since na nakagraduate kayo, as in yun na, dire-diretso na yung pagiging artist nyo. Kinareer nyo na ang pagiging nasa sini. Actually, ang first 3 months ko, parang nag-try akong nag-work sa isang international company na nag-produce ng mga paintings ba. Tapos, nag-working ako ng isang furniture company. Tapos during the time, ang liit lang ng sweldo, 120 pesos lang. Sabi ko, mabuti pa siguro, mag-paint na ako at maka-paint ako ng isang everyday. Di, pwede kong ibenta during the time ng 500, may ginensya na ako noon. So, parang ano po, no? Parang imbis na tiyagain yung napakamurang sweldo, nag-decide na lang kayo na baka pag nag-paint kayo, mas mataas pa yung kikitain nyo sa bawat araw na makaproduce kayo. Yeah, yes, parang gano'n. So, simula nang nag-start, nagsabi ko, magpo-focus na ako sa painting, maski gaano kahirap, basta magdi-decision na ako maging painter ako. So, from din on, dire-diretso na, wala, hindi ko may pagsisisi. Basta yung sa akin, lagay ko lang yung passion, yung love ko sa ginawa ko. So, yun, dire-diretso lang. Tapos, sir, bali, ilang years na yun? How many years ago na po yun? Na ikaw ay isang alagad ng sining talaga. Ilang dekada? Nag-graduate ako 1981, no? So, for the first, 13 years, yung ginawa ko, sunod-sunod lang sa anong style ng teacher ko. So, parang ano lang ako, parang sunod-sunod lang ba? Ano yung ginawa ng teacher ko? Yan ang ginawa ko rin. So, hanggang may nagsabi sa akin na dapat maghanap ka ng sarili mong style para maka-create ka ng sarili mong mundo sa art natin dito sa Pilipinas.
And then, dyan po pumasok yung inyong sariling style. Ano po ba yung style nyo? Paano ba namin sasabihin yung style? Kagaya po ng painting na nasa likod ninyo, ano po ba ang tawag sa ganyang painting? Actually, ma'am, before ako nag-check sa Cubism, nag-paint ako ng impressionist realist na style for almost 13 years. So, nung may isa akong kaibigan, kaklase ko sa UP, sabi niya, ba't nagpipaint ka ng mga ganyan na para lang yan sa mga matatanda? ako nga, tanda ang pinipaint ko, mga abstract, mga modern. So, dapat mag-modern ka kasi mas bata ka sa akin during the time, no? So, at first, hindi ko pinakinggan yung sinabi niya, pero nung lumipas yung mga maraming tao, sabi ko, baka totoo rin yung sinabi ng classmate ko na kailangan talagang mag-nurture ka ng sarili mong style para makakreate ka ng iba, no? So, doon, naglaro-laro ako ng style ko sa Cubism. At first, parang start lang ng parang pang wala sa boring ng naggawa ko ng mga landscape, yung mga still life. So, naglaro-laro lang ng ano. So, kung nakita ng ano ko, ng kaklasiko, sabi niya, yan, i-develop mo yan, dyan ka makilala. So, nung nakita ko meron pa lang akong ganyan, sabi ko, ito na siguro yung art na gusto kong tatahakin. So, parang nakakita ako ng direction pa sa anong gusto kong gawin as an artist. So, meron po ba kayong parang naging inspirasyon na artist na gumagawa rin ng Cubism? Or sarili nyo lang tuntuklas yan? Actually, ang una kong inspiration sa Cubism, si Vicente Manansala. Kasi ang gusto ko doon kay Mang Inting is yung talent niya sa drawing. Magaling siya mag-drawing eh. Doon ako na-inspired. Ayaw ko yung walang illustration. Gusto ko yung pag-artist ka, dapat alam mo yung mga basic sa drawing, yung mga values, yung paggamit sa kulay. Kasi para sa akin, ito yung pinaka-basic of being an artist. Pag hindi mo alam, gagamitin ito ng wasto, parang sambat-samba lang ang art mo. So gusto ko yung art na talagang authentic, hindi yung parang magic lang ba. And then sir, yung mensahe mo po, ano yung art message? Ano yung gusto mong iparating sa iyong mga collectors or sa iyong mga, sa audience, sa mga nakakita ng iyong artwork? Yeah, nung sa first 13 years ko sa artist, nung nag-paint ako ng mga landscape, mga three lives, no? So, nung purpose mo doon is just to paint for the sake of painting ba? So, hindi ko na-recognize pa yung kung ano ba yung gusto kong mensahe na ibigay ko sa public. So, nung nag-start ako sa Cubism, doon ko nakikita na yung art pala, kailangan meron kang mensahe para yung public naman maka-interact sa gusto mong ipaabot sa kanila. So, yung basic na ano na mensahe na gusto kong i-share sa public, yung una, yung love of God, love of the family, and of course, love of the country. No? So, ito yung una, yung love of God. Sa ngayon kasi, di ba, yung mga tao parang masyado nang na-modernize, so parang napalayo sila sa faith nila, parang ayaw na nilang gagamitin yung faith, parang para sa kanila yung faith, parang ano na lang, parang wala lang ba? So, tapos yung love of the family, yung nakita ko rin yung importance sa pamilya, kasi sa ngayon, may breakdown of the family din, so sabi ko, baka as an artist, magawa ko to na magiging ang motivating subject ko ito para yung mga Filipino, pag nakita nila itong ganito, ma-inspire sila to nurture their family, to strengthen their family. So, tapos yung pangato, yung of course, kung mahal mo yung Diyos, mahal mo yung pamilya mo, automatic yung mahal mo yung country mo. So, pag ganun, parang para sa akin, pag itong ginawa sa artist, parang may relevance ka sa society ba? Parang ganun po, ma'am. So kaya pala po yung mga paintings ninyo, kadalasan no, nakikita ko talaga ang daming tao, ang daming involved na images of, you know, family, friends, or yung father, the family, the kids, no, nando doon. Lalo na may mga church din. So, parang nakakatuwa po kasi yun pala yung mensahe nyo. It's more on the love for God, love for family, at saka love for the country. So, akatawa ko. Yes.
And then lately, sir, nakita ko rin po na kayo ay nagsisculpture. Kasi mayroon ako nakita dun sa inyong pinost sa FB na napakagandang sculpture about the Holy Trinity, no? Holy Family. Can you tell us more about it? Yeah, actually, may isa kong kaibigan na pare sa Pare Springdale School. Sabi niya, so artist ka naman, so pagka pwede mong gagawa ng ano, pwede kang gagawa ng sculpture. Sabi ko, nung nag-start ako sa UP, ako na akong nakuha kawan sa sculpting eh. Wala ako sa painting, sa sculpting ako nag-start, pero hindi ko lang na-develop. So nung sinabi niya, i-channel kita na gagawin ito, so yun, sabi ko, sige, Father, ano bang gagawin natin? Sabi niya, can you make a study about the Holy Family? Sabi, bakit Holy Family, Father? Kasi magandang message yan para sa mga students na yung family, very important sa society, no? So, tulad sa ginawa ni St. Joseph, Father Mary, Tante Jesus, isa silang mahalagang example of Holy Family, no? So, sabi ko, sige, Father, gagawa tayo ng ganyan. So, sabi, i-incorporate mo lang sa, ano, sa, about sa school. Kaya yung background dyan, ma'am, ano yan, eh, parang bas relief. So, yung sa likod niya, parang ano lang, two-dimensional. Pero yung Holy Family, talagang three-dimensional yun. So, matapos ko siguro yung itong sculpture na to, this week. So, after dito, ma'am, i-ano pa to, ang balak sa school, i-transform siya into bronze. So, kaya excited ako makita ito into bronze. Into bronze? Ah, talaga po? So, parang magiging ihuhulma siya na bronze? Yes. Galing. So, sir, sa pagiging artist mo, I'm sure maraming challenges. Lalo na, di ba, yung sinasabi nga na pag ikaw ay artist, ganyan, parang, ang dami mong gagawin or effort para ikaw ay umangat sa buhay. Also, ang dami rin challenges pagdating sa larangan ng sining. So, sa inyo po, ano pa yung pinaka-matinding challenge na dumaan sa buhay ninyo in relation to sining or in relation to arts? Yeah, actually, ang una kong na-encounter na siguro usual na problema sa every artist, yung makikita mo yung lugar mo sa art world ba? Halimbawa, paano ka makapasok sa niche ng Philippine art? Or sa akin, nagsat ako sa Cebu, paano ako makapasok sa niche ng Cebu art? No? So, ito yung nagiging challenge sa akin sa una. Pero parang ang solusyon ko doon, ano lang, sipag at syaga. Yung parang gawa lang ng gawa, tapos sali ng mga exhibits. Minsan maski walang benta. Kasi nung bago akong graduate, ang usual naming venue dito sa Cebu na exhibit is mga ano lang eh, yung USIS, tapos may mga bako, no? So walang gallery dito, no? So very challenging para sa mga artist sa Cebu. Pero nung nakikita ko yung problema, ang ano ko doon, ma'am, yung challenge ko sa sarili ko, kailangan i-improve mo yung art mo, gawin mo yung best effort mo para ma-recognize ka. Kasi doon man makikita yung recognition sa anong klaseng art ang ginagawa mo. No? So, yung ayaw ko yung shortcut ba. Gusto ko yung pag na-recognize ka, talagang pinaghirapan mo. Tapos, Sir Celso, nakikita ko rin, lagi kayong may pinopost na bagong arts. Tapos, lagi, very active talaga kayo sa pag-produce. In fact, you're very prolific, no, as an artist. So, estimate lang po. Like, mga nasa ilang libo na ba o ilang daan ng artworks ang na-produce nyo over the span of so many decades? Actually, in terms of creating art, very passionate kasi ako, ma'am, eh. Yung parang, minsan, kung pwede pa lang hindi na ako matutulog ba, kasi gusto ko mag-produce ng art. Parang ganun yung passion ko sa pag-create ba na ayaw kong humihinto na sabi nila, saan mo ba nakuha yung ano mo, yung energy mo, bakit ka ganun kasipag? Sabi ko, gusto, na-realize ko kasi yung ano, ma'am, yung relevance sa
artistic expression ko na every time na makagawa ko ng art, para magiging motivating messages ko para sa mga viewers ko na, o ito, baka itong mga ginawa ko na ito, maka-inspire dito sa viewers ko, at saka magawa nilang dapat nilang gawin na makakontribute sa developing sa society. Parang ganun po. Mm-hmm. And then, sir, hindi ba siya, kumbaga, siyempre, nakakapagod din, di ba, hindi ka po ba nasistress, or kumusta naman po ang iyong health? Considering na sobrang dami ng artworks na ginagawa niyo lagi, do you have your, you know, meron po ba kayong regimen na sinusunod, diet or anything na ginagawa para mas healthy kayo lagi? Actually, ako ma'am, ano lang, is straight living lang. Halimbawa, hindi ako minom, hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako ng babae. So, straight living. Yung parang wala kang guilt sa buhay mo, talagang gusto mong mabuhay na masaya. Kasi gusto kong i-project yung buhay na masaya ba, ma'am? Kasi pag nakarinig ako ng mga sad stories, parang na-affected din ako na gusto kong ma-inspire yung mga taong may problema na sana magiging positive sila sa buhay, na yung buhay kasi isang gift sa Diyos yan na dapat gamitin natin ng wasko, gamitin natin ng as per how God wanted us to be, no? Kasi minsan, ang pagtingin natin sa buhay, tayo ang may-ari eh. Hindi naman tayo ang may-ari sa buhay natin. Hiram lang kasi to. So, dapat gamitin natin ng tama. Gamitin natin na makamotivate tayo ng tao, maka-inspire tayo sa mga tao. At saka, in doing that, automatic na maka-contribute tayo sa development sa society natin. Di ba? Kaya natin, akala ko noon, ma'am, pag nung nag-paint ako, gawa lang ako ng painting, maibenta ko, okay na yon, no? Pero, nung na-realize ko na yung being an artist pala, meron kang mas malalim na purpose of being one, no? Na kasi ang art is visual, eh malaki yung maipakita mo sa society or sa viewers mo na hopefully maka-inspire sa kanila to do the best thing in life. Yun ang gusto kong i-propagate, yung gawa ka ng tama at saka yung makakita na ginawa mo yung tama, ma-inspire na gagawa din ng tama. So kung marami ang gagawa ng tama, sa tingin ko, gumaganda itong society natin. Actually, sir, nakakatuwa nga yung mga mensahe mo, no? Kasi napaka-positive. Baga parang hindi tayo nag-contribute dun sa negativity na present dito sa ating environment, kundi puro positive. So, eto, tungkol naman sa presyo, tungkol naman sa usapang pangkabuhayan. Natanong ko na. Okay, nasa magkano po ang inyong painting? Sabi natin yung per inch po ba? O paano nyo po pinepresyohan ang isang painting? Actually, yung pricing kasi, sabi nila, dapat ang artist yung may alam nun kung anong klaseng price ibigay niya. Pero ako nung nag-start kasi ako mag-expose ako sa Manila mga middle of 1990s, no? And, actually, yung first kong exhibit sa Manila is 1986, no? So, failure yun, wala akong binta doon, no? So, ang mga painting kong in-exhibit noon, mga landscapes, still life, no? So, umuwi ako sa Cebu, tapos bumalik ako ng mga 1990s. Yung painting ko, ganoon pa rin, pero nag-start na akong mag-develop sa QBSM. So, alam mo yung pricing ko noon, yung halimbawa, yung 18 by 24, no? So, price ko noon, mga 5,000. Pero nag-start ako na ang price ko mga 100 pesos, 500, 600. So, ang ginagawa ko kasi, nung mga 1990s, nung nag-QBSM na ako, nag-start na akong mag-price per square inch kasi mas madali siyang ikwintada ba? Diba? May isang collector. So, pwede bang gawan mo ako ng painting? So, anong size mo, sir? Gusto mo? So, 18 by 24. So, yun, ang gagawin ko, 18 times 24 times, halimbawa, 50 pesos, ganun. So, ang result doon, yun ang price ko. So, ang ginawa ko naman, since I started exposing myself in Manila,
I tried to appreciate my pricing every year ng 10%, no? So, nag-start ako ng nag-pricing is 30 peso. So, hanggang recently na, ano na, mga more or less, mga 250 pesos per square inch na yung charging natin. So, parang, ang reason doon, parang naman yung mga collector natin, matuwa na, oh, imagine, binili nila ng 5,000 noon, tapos ngayon, 100,000 na, 98,000 na, 75,000 na. So, matuwa sila na nakita nilang nag-appreciate din yung ano nila, investment. And then, Sir Cel, so, nasa, usually nasa mga magkano yung, siguro sabi natin, pinakamahal na nagawa mo, kahit price range lang po. Actually, di ba sa isang artist, ma'am, ang isang pinangarap ng isang artist ay makagawa ka ng monumental artwork, no? Yung mga mural pa, no? So, may kaibigan ako, may-ari ng bangko na, sabi niya, pag gagawa ako ng bronze ng bangko namin, ikaw yung gagawa sa mural. Sabi ko, yun ang dream ko, ma'am, na sana makagawa ako ng painting na ganon ka grand ba na ano na sa isip ko magiging ano ko yung parang trademark signature artwork, no? Diba, pag, kasi di ba pag sinabi mo Amor Solo, mga Planting Rice, no, sabi mo Juan Luna, Spolarium, di ba, parang ganoon ba kung sa kung ano kayang ma-recall nila, siguro ma-recall nila about family, no, pero gusto ko yung sana may isa kong painting na recall. May recall siya na pag nakita niyo yung painting, ah, pipito yun. So, very thankful ako na itong bangko na to, binigay sa akin yung commission. So, yan, nagawa ko. More or less, mga, makabili ka ng, ano, isang SUV. Wow! So, yeah. So, ano po, bali, kumbaga, doon po ba sa pag-alimang tumatanggap kayo ng mga commissioned artworks, ano po ba yon? May mensaheng, kumbaga meron, paano po, kayo po ba yung magbibigay ng mensahe, anong study, isasabihin lang nila sa'yo kung anong gusto nilang palabasin, tama po ba? Yeah, may, halimbawa may nag-commission sa akin, sabi niya gusto ko ng family, so halimbawa ano ba yung family na gusto mo, yung nag-relate ba sa pamilya mo, so natanongin ko sila ano ba yung mga ginagawa ng ito, alam ba, ang anak mong lalaki, ano ginagawa, yung babae, ano. So, parang ma-relate ko doon sa composition, ano ang themes sa painting na nag-relate sa buhay nila. Okay. Ah, ito, sa personal life. Yeah, alam mo, itong ginawa ko sa bangko, ano kasi naman, mga apat na rural bank na nag-birds. So, ginawa namin, kumuha kami ng mga, halimbawa, mga recognizable na trabaho sa bawat taon. Isang taon yung ano nila. So, yun, kinumbine ko yun sa isang mural. And then, sir, bali, ano to, gano'n mo katagal ginagawa ang, say, for example, yung mural na yun, gano'n mo siya katagal ginawa? Actually, ma'am, may natutunan ako dito kasi nung hindi ko pa nagawa yon, sabi ng kaibigan ko, nang ilang araw mo ba gagawin yan? So sabi ko, siguro 1 month, ma'am, matapos ko na. Tapos na-surprise ako, inabot pala ako ng 6 months. Oh, sir, 6 months? Bakit yes. Bakit po tumagal yung 6 months? Kasi ang size niya kasi 150 inches by 75. Tapos okay. Yung format is vertical. So, ang sadness doon yung paakyat-akyat ka sa, no? Yung lagyan mo ng damba dito para pag doon ka na sa itaas. Very risky. Okay. Kaya very careful ako na baka mahulog ako. Oo nga. So, inabot din talaga ng 6 months. But, for example po, ganyan, no? Na, nari, akala mo, anticipation mo is 1 month lang. Pero, umabot ng 6 months. Paano po yung labor cost doon? Di ba, mag-a-adjust ka rin po ba ng costing doon, ng presyo? Kasi medyo tumagal talaga siya. Parang itong ginawang ko mural ngayon, parang nagiging, ano ko ma'am, parang nagiging learning process ko pag may nagpagawa ng ganun. Kasi first time kong gumawa ng ganun kalaki, pero actually yung 6 months ko, hindi naman buong araw or everyday andon ako eh. So,
Gumawa din ako ng iba-ibang artwork na at least nagiging productive pa rin ako sa iba kong area ba. So, halimbawa, mga 6 hours sa mural. Tapos, ang ginawa ko kasi, araw doon ako sa mural. So, pagod ako doon, bababa ako sa ano, upo-upo ako dito while watching TV or nakikipag-usap sa ano, yun, gawa ko ng mga scholar artworks. Kung meron ka po bang halimbawa parang hindi pa nagagawa bilang artist or may hindi ka pa po ba na-entertain, meron pa po ba o parang lahat eh accomplished na eh repetition na lang yung mga future nyo pang gagawin? Actually, as an artist, ang gusto ko kasi ayaw ko yung napako ka sa isang area. Yung parang na-box out ka. Kasi para sa akin, ang artist, kailangan open ka sa ano mangyari. Yung parang ayaw ko yung, kasi cubist ka, dapat dyan ka lang. Eh kung may mapundan ka pang iba, parang mas maganda kasi doon mo makikita kung gaano kalalim yung creativity sa isang artist. Yung parang mag-discover ka pa kung ano yung gusto mong mag-discover. Kaya yung sa cubism ko, ma, marami siyang mga process. Meron akong process na mabilis pagkagawa, meron na akong process na medyo matagal, meron din process na pang medium-medium lang. No? So, depende yun sa, minsan, depende sa, siguro sa gana ko kung paano ko gagawin. Well, no, may pressure na, kailangan ko, may exceed tayo in 1 week. So, kailangan ko ng maraming painting. So, yung style ko, gagawa ko ng process na mabilis. Sir, sa tanong ko lang po, sa kagaya niyo po, gaano ka dalas na mabenta ang isang artwork and at the same time, marami po bang, kunwari, nagpo-produce kayo ng marami, lahat po ba ito na-out o meron pa rin pong natitira sa inyo na artist collection? Paano po ang bentahan in terms of yung volume or in terms of yung ginawa mo ngayon, gaano katagal or kabilis bago siya mabili? Yeah, actually, merong sa mga artist ba na bawat ginawa mo raw, may ari daw doon. So, ibig sabihin, every artwork, meron siyang owner. So, antayin mo lang kung kailan narating yun. In my case, halimbawa, I've been painting for almost 40 years na, no? 40 years? Grabe, sir. Yeah. Nag-produce na ako ng mga more or less 4,000 plus artwork, no? So, sa ngayon, siguro, ang andito sa akin, kasali na yung mga bago, meron na siguro ako mga 30 or 40. So, ibig sabihin, nabinta ko na yung 1,000 pieces, no? So, ibig sabihin doon, kasi, di ba ma'am, ang usual na connotation sa isang artist, halimbawa, meron akong isang estudyante ngayong tinulungan. Ni-refer siya sa akin, nag-ibigan ko. Sabi niya, may tulungan mo nga itong estudyante na to. Kasi yung nanay niya, parang medyo negative siya towards sending his son sa fine arts. So, kinausap ko yung bata, sabi ko, ano ba gusto mo dong? Gusto ko ba mag-fine arts talaga? O gusto mong kumuha ng ibang kurso? Sabi niya, gusto ko talagang mag-fine arts, sir. Sabi ko, sige. Kasi yung, ang takot daw ng nanay niya, baka walang kita, no? Sabi ko, maski anong klaseng profession, maski anong klaseng trabaho, kung hindi ka masipag, ay talagang gugutumin ka, no? So, ang sekreto lang sa trabaho mo, tiyaga lang talaga, gawa ko lang ang gawa, saka ilagay mo yung puso mo sa ginawa mo, automatic yan, may makarecognize yan, at saka may magpatronize din. So, dapat lang, ano lang, positive lang talaga sa anong gusto mo gawin. Sir, tanong ko lang din kasi sa larangan ng pag sabihin na natin magbenta ng ating mga artworks, paano niyo po ginagawa yung marketing side? Yung paano niyo minamarket yung artworks niyo? Meron po ba kayong agent? Meron po ba kayong sinasabing handler? At paano po, or sarili lang po, or may mga collectors na talagang solid at nakaabang na? Actually, siguro ano ako lang, siguro swerte lang ako na binigyan ako ng Diyos ng gift of organizing pa, no? So, usually, nung una ako nagpunta sa Manila,
nag-observe ako sa anong mga movements galleries ba. So during the time mga 1990s, mahirap makapasok sa galleries lalo na pag beginner ka. So mahirap bigyan ka ng slot sa isa exhibit, no? So sabi ko, ano kaya kung ako na lang mag-organize sa mga exhibits ko, no? So doon ako nag-start mag-organize, may turo sa akin kung paano gagawin. So sa nakita ko rin sa mga maraming kaibigan kong na-handle sa mga galleries, merong plus and minus factor, no? Halimbawa, yung artist na medyo mabilis magbenta, ano yun? Love yun sa gallery. yun namang mga artist na bihira nakabenta, parang kurang pansin ng gallery owner, no? So, para sa akin, ito yung wini-widown ko na dapat para hindi mo na ma-feel yung gano'n na insecurities ba. Eh, ako nagagawa sa marketing, ano ko. So, hindi naman nagmamarket. Ang ginawa ko lang palang, yung pinopromote ko yung ano ma'am, yung mensahe diyan my art. Kasi, ang iba kasi, ang pinopromote nila, award winner, marami silang collector na gano'n. Ang sa akin kasi, ang importante, ano ba yung klaseng message na gusto mong i-share sa public? Kung useful ba sa public? Makakatulong ba sa public? Maka-inspire ba sa public? Parang ganun. Kasi pag ang ibibenta mo yung painting, para sa akin, self-serving. Self-serving siya. So, ang minumotivate ko sa sarili ko, dapat i-build up mo yung anong uri ng message ang gusto mong i-share. Para yung makita nila yung relevance sa gusto mong i-share, automatic yun, ma-appreciate kanila. Then, Sir Celso, sa dami na nang na-achieve mo, sa dami na nang artworks na nagawa mo, parang ano po ba yung parang greatest goal mo na gusto pang ma-achieve? Actually, ang ano ko lang, ma'am, kasi may ano ako yung tawag na pusong mamon. Yung pag may nakita akong bata na or anybody na may talent ba, as much as possible, gusto ko sanang matulungan na ma-improve niyang talent niya, magamit niya, at saka magiging economic foundation niya sa buhay niya na later on, mabubuhay siya doon. Nasasayangan ako sa talent na parang nakatulog lang, ma'am, na may talent sana, pero hindi na-develop, hindi nabigyan ng opportunity na ma-expose. Kaya ako, minsan, nag-organize ako ng mga exhibits na intended for the beginners. Or, isasali yung beginners sa group of, yung parang recognized na. So, sabi nila, may mga notion kasi na pag kilala ka na, dapat doon ka lang sasama sa mga kilala. Para sa akin, hindi okay yun. Dapat, maski saan ka mo, fit in ka, di ba? Kasi, pag namimili ka ng saan ka gustong makikipagbarkada, parang ano ka eh, parang ayaw ko yung ganung yung style na namimili ba. Para sa akin, lahat na tao may opportunity to grow. So, kung may nakita kang beginner, may talent, ito nga nating ma-develop, at saka, hopefully, magiging ano niya, magiging occupation niya, or magiging vocation niya, yun. Kaya ako, pag, halimbawa, nagtuturo ako ng mga bata, no, gusto ko yung, ayaw ko yung turuan na sila paano gagawa ng artwork. Gusto ko paano nila, how they live their lives ba. Yung being a good example to others. Hindi yung, kasi minsan ang notion kasi sa artist, ma'am, di ba? Artist to, bohemian ito, sex boy ito, parang ganun ba? So, ayaw ko yung ganun. Sabi ko, may artist naman na ano eh, yung parang totoong tao, yung artist na may direction ba? Artist na may gustong i-share sa public positively, no? So, ito yung gusto kong gawin na tayo artist, malaking magawa natin sa society pag gawin natin yung tama. Yung hindi yung namumura, nang ano ka lang, yung namumuna ka lang sa iba tapos wala ka namang ginawang tama, no? So, dapat pag may napuna kang pangit, gawin mo na magiging positive yun para at least makakontribute tayo sa development sa society. Okay. Sir, tanong ko na lang din sa mga ka-contemporary mo po ngayon or sa mga artists na nakapaligid sa inyo ngayon at nakakasama mo,
sino po sa kanila yung mga parang mga hinahangaan mo rin? Mara, actually, dito sa Cebu, marami akong hinahangaan kasi ang Cebu kasi, di ba, salat kami sa venue of exhibits, no? Kulang kami ng galleries, kulang kami ng museum, so dapat sana kukunti na yung artist na mag-tribe dito, pero dahil very sincere sila sa art nila, talagang nag-tribe sila, no? So, yun, isa sa well-appreciated ko na artist dito sa Cebu, yung si Adeste de Gilbo. Nakita ko yung professionalism niya sa art niya, dedication, at saka yung malalim. Yung mga artist kasi kailangan mo, ang expression mo galing dito eh. Saka galing dito. So parang i-mix mo yung thinking mo at saka yung feeling mo. Hindi lang yung, kasi ang kita ko kasi, most of the time yung artist, nag-create ng art para ibenta, no? So, yung sabi ng teacher namin, si Martino Amiliana, sabi niya, pag gumawa kayo ng artwork, focus on making your artwork a masterpiece. Tapos, ang result doon, papasok yung pera. Huwag kang gagawa ng painting for the sake of money. So, sabi niya, ang example dyan, halimbawa, may isang matanda, nagpunta siya sa plaza. Dala-dala niyang bayan niya, no? Tapos, doon sa plaza, umupo siya, naglagay siya ng lata ba? So, sabi niya, sana pag tutong ako, maraming magbigay ng pera, no? So, pinakinggan niya yung tunog ng lata kung marami. So, hanggang hapon, walang nagbigay. So, dumating yung yung isang professional na violinist, sabi niya, ako nga tutugtog, no? So, tumugtog yung violinist, talagang tugtog na passionate, no? So, biglang napuno yung lata, no? So, sabi ng violinist sa kanya, pag tumutugtog ka kasi, huwag kang makinig sa tunog ng lata. Concentrate mo doon sa art mo, sa music mo, para hindi ka manistorbo. Ganun din sa art, no? Gawa ka ng artwork, tapos ang motivation mo pera. As in why? Dapat, ang artwork ko, ano ba yung ibigay dito? Ano ba yung gusto mo minsan ibigay sa public? Ano, ma-inspire kaya sila dito? Maano kaya sila, ma-motivate kaya sila na itong ginawa mo, makatulong sa kanila na magiging maayos na pamumuhay. Parang ganun. So, ganun kasi ang para sa akin, ang art, malaki yung gamit niya in terms of nation building. Ang art parang part siya sa society. Diba? Ang art kasi nagsasabi kung ano tayo. So, dapat ganun ang natin. Minsan kasi, ang art minsan, kasi gusto natin magiging universal ang art natin, nakalimutan natin na Pilipino tayo. Sir Celso, tanong ko na lang din po, ano po ba yung pwede niyong gawing mensahe o ibigay na mensahe para sa ating mga Filipino artists na gusto siguro in the future ay maging kagaya mo or yung mga nasa katulad mo pong nandoon na sa top? Actually, ang palagi kong binibigay na message sa mga yung parang aspiring to be recognized, no? Yung una kasi yung kung ibase ko doon sa anong na nadaanan ko, ma'am, yung una kay ang una mong gagawin is to discover yourself, to discover the kind of direction that you want to go ba, no? Kailangan mo kasi yung direction, ano bang basic direction mo na gusto mong gagawin as an artist? Kasi ang art kasi para sa akin, para ma-recognize ka, dapat original ka. Yung ginawa mo iba sa iba. Dapat, pag nakita yung trabaho mo, maski hindi nila nakikita yung signature, alam nila na sa'yo yun. No? Parang sa kanta ni Freddie Aguilar, sa kanta ni Frank Sinatra, pag narinig mo sila, alam mo sila yun. No? So, sa art, parang ganun din. No? Kasi, minsan kasi, sa nakita ko sa art kasi, may tendency na dahil sa pera,
ang tendency yung halimbawa itong artist na to, recognize siya na maganda siya ang gagawa ng landscape, gagawa siya ng or anong subject, tapos madaling mabenta. So yung gustong makabenta, gagawa din ng ganyan para makabenta, no? So para sa akin, kung gusto mo makapasok sa mundo ng art, kailangan talaga iba. Hindi kailangan uniquely exceptional or basta yung ang idea lang na pag nakita nila, alam nila na wala kapareha. Di ba? Kasi di ba ang isa sa pinaka-reason bakit mahal ang artwork, eh dahil isa lang siya sa mundo. No, yung pag maski saang mundo ka pupunta, hindi mo makita yung klase na art na yon sa ibang lugar, no? So originality tawag doon. No, so pag wala kang ganun, mas kung gaano ka highly technical, mas kung gaano kalaki yung kikitain mo, million-million siguro, pero pag tinanong yung ibang tao, sino ba tong artista to? Ah, kay ano yan? Pariha yan kay ano? Para ganun ba? So, ang challenge kasi sa amin, paano kami makadiscover ng isang artistic expression na matawag naming amin. Hindi naman siguro yung highly different, no? O maski in the way you do your art, talaga makikita yung ano mo, yung iba, kaibahan mo sa ibang gumagawa ng artwork. Parang ganun po. Sir, kanina may naiwan akong tanong, yung although hindi mo naman talaga hahabulin yung pera dito because, you know, this is your passion. Pero gaano ba ka-financially rewarding ang pagiging artist ng kagaya mo? In yung level na meron ka po, gaano ito ka-financially rewarding for you? Actually, ma'am, yung minsan kasi, pag ang art mo na merge mo sa pera, may tendency siya na ano, kasi di ba, gawa ka na gawa, tapos hindi mo na pera, no? So, ang tendency, madi-discourage yung artist, no? So, para sa akin, ang kailangan mong gawin talaga, ilagay mo yung sarili mo sa ginagawa mong art. Pag lumalabas na yung art mo, ang buhay mo sa art mo, automatic na yun, ikaw na yun ang bibilhin sa tao, no? So, ibig sabihin, nakita na nila yung passion mo sa ginawa mo, parang yung patronage sa mga art collectors, automatic na yung, kasi, halimbawa, nung na-exhibit ako dyan sa Mega Mall, ma'am, no? So, sabi ng isang collector sa niya, I think I will buy 5 of your artworks. Sabi ko, bakit, sir? Sabi niya, because I think you already have arrived. Sabi niya, bakit? Anong ibig mong sabihin doon? Sabi niya, kasi may sarili ka ng style. Parang ganun. So, ang palagi ko sinasabi sa mga kasamahan ko, no? sa mga artist. So, minsan kasi, ma'am, minsan, maski ako, no? Pag makatabi ako doon sa magaling na, di ba, magaling gawa ng realism, ganun. Ma-inspired ako doon. Pero, pag mag-start akong gagawa, parang hindi ko nakita yung sarili ko doon. So, pag gumawa ako na ganun, maski realism siguro, dapat ilagay ko rin yung sarili ko doon. Supporting yourself into your art. Parang ganun ba na? Kailangan kasi ang artist, hindi yung parang lumilipad. Dapat yung artist, ano yung nasa puso niya, ano yung nasa ano niya, yun ang ilagay niya sa canvas or sa papel or sa ano. Kasi, yun ang, at saka, pag tinanong ka, dapat yun ang i-explain mo rin sa mga viewers, no, na bakit ganun. So, halimbawa, nung nag-exhibit ako dyan sa Mega Mall ba, ma'am? So, may isang nag-message sa akin sa Facebook. Sabi niya, alam mo, sir, pagpunta ko dyan sa Mega Mall, napadaan ako sa art center. Kung papunta ko dyan, talagang very low yung moral ko. In fact, parang gusto ko nang mag-suicide pa, kasi parang walang meaning yung buhay, no?
So nung binasa na, kasi ako pag nagawa naman siya, kasi ako ma'am, dinagyan ko ng mga annotation yung artwork ko, no? Pero artwork, meron siya explanation, bakit ganyan, ano yung message na gusto ko. Sabi niya, nung nabasa ko yung mga message mo doon, nabuhayan ako, sir. Sabi niya, salamat sa mensahe mo, talagang na-inspired ako sa sinabi mo na ano, na dapat ang buhay, gawin natin ng tama. Sabi niya ko, nung nabasa ko yung message niya, ma'am, doon ko na parang na-validate na siguro tama yung ginawa ko na maka-inspired ka sa viewers mo, maka-inspired ka sa viewers mo. Tapos yung iba kong mga ano, ma'am, yung mga iba kong mga kaibigan. Sabi niya, alam mo ba, pag tinitingnan ko yung mga painting mo, saka yung mga messages mo, parang nag-meditate ako eh. So, parang gano'n ang gusto ko mangyari. Yung pag tumitingin ka sa artwork ko, huwag mo lang tingnan sa beauty. Tingnan mo yung message behind the artwork para mas ma-appreciate mong kabuuhan sa isang creative endeavors ba. Hindi yung hanggang sa beauty ka lang, dapat going beyond. Sir, bago tayo magtapos, no, ang tanong ko lang kasi itong pandemya natin na ongoing and that start last year, paano? I mean, nakakabenta pa rin po ba kayo ng artworks? I'm sure nakakagawa kayo ng maraming artworks pa rin during the pandemic. Pero paano po yung sa sining natin? Anong nangyari sa sining natin during the pandemic? Actually, kung sa iba ang tingin nila sa pandemic parang curse, no? Para sa akin ano 'yun? Advantage, no? Nagiging productive kasi ako, so mas nakapokus ako sa artwork ko, nagka-create ako ng marami. But in terms of sales naman, kasi ngayon dahil sa social media ba, 'di ba? Makita yung artwork mo sa Facebook, makita doon sa Twitter, makita sa maski also, ano-anong platform, no? So, nagiging advantage yun sa akin na maski walang gallery, yung mga makakita sa ano ko, sa mga artwork ko, yun, nag-inquire, so bibili. So, ang style na lang, hindi na ako makapunta Manila, i-ship ko na lang through sa LBC, minsan ipadala ko lang sa airport, ipakuha ko sa pamangkin ko, para ma-deliver sa ano. So, in terms of sale, hindi zero ganon kalaki compare sa exhibit. Pero, in terms of survival, at least naka-survive din. Naka-survive din. Yeah. Okay. So, sir, final words, invitation, baka may mga gusto kong pasalamatan, i-invite, kung may upcoming shows ka po, or may mga, you know, may mga gusto kang i-launch, this is the time. Before anything else, gusto ko lang magpasalamat sa GKTV, especially sa'yo, no, na ako pala yung una mong guest dito, no, so very honor ako na ako yung nagiging initial guest mo sa program mo na to, no, so ang prayer ko lang for you is sana magiging successful ito na show para makatouch ka pa ng maraming viewers, maka-develop sila ng total or deeper appreciation sa art para sa akin ng art kasi very important sa society. So itong ginawa mo, malaking pulong ito na mas may makakita pa na ganun pala yung art. At saka ma-inspire sila na ang mga anak nila, dapat hindi nila bawalan makukuha ng fine arts, di ba? So, i-compose nila na mag-ano, basta importante lang, go lang ng go. Tapos ano lang, meron ako sana, may mga future exhibit ako, invitation, meron ako sana sa Austria, meron ako sa Dubai, lately may sa Korea. Sana matuloy. Sana nga po, kasi aabangan namin yan, Sir Pepito. And maraming salamat po. Sana rin ma-invite ka namin, no, na siguro magbigay ng speech or maging professor ng fine arts doon sa aming college, GK College, kasi isa rin po yan sa mga pinapromote namin na magkaroon ng, you know, magtibay na pundasyon sa fine arts ang ating mga Filipino artists. So hopefully, one of these days, ma-invite ka namin na
magturo or maging speaker man lang. Pwede yan. Actually, magandang ginawa niyo sa JK College na nag-offer kayo ng fine arts, no? Kasi yes, yung fine arts parang nasa mga malalaking colleges na ngayon. Pwede na. At saka maganda yung ginawa niyo, may marketing pa kayo, di ba? Sa ano niyo, sa fine arts. So, malaking tulong yun sa mga artist, ma'am. Congratulations. Opo, at saka sa ang maganda rin po doon, kasi kahit na professor ka po doon or studyante ka doon sa GK Fine Arts namin, ito po ay online. So, kahit po nasa Cebu, nasa Davao, o kung nasa abroad pa po ang isang okay studyante or professor, okay na po. Kasi ngayon, accepted na natin yung online learning and 100 flexible learning modality na sinasabi. So, sana lang po, one of these days, ayun, maimbitahan nga namin kayo. Bigyan mo ko ng link sa JK College, baka pwede kong i-share din sa mga yung gustong mag-aral ng online sa painting ba? Sige po. Maraming salamat po. Thank you so much. And with that, maraming salamat sa mga nanood ng show na ito, episode ni Maestro Celso Pepito. Nakakatuwa, nakaka-inspire. Marami tayong natutunan tungkol sa kanyang arts at sa kanya bilang isang artist. So ulitin po, maraming salamat. This is Rosella Reagan para sa Usapang Sining at Pangkabuhayan. Hi, this is GKTV Network. Please like, subscribe, and comment in the comment box below. Also, push that notification button for future updates. Thank you.